Magkano naman ang nagagasto nyo, ma'am, doon sa pagdadialysis ninyo? Pag, kwan, ma'am, pag every session, 300. 2 times a week yun. Dumadaan kasi sa PhilHealth yun. Pero kada 2 weeks, nagpapalit kami ng tube, yung dinadaanan ng dugo. 1,900 yun po. Maraming salamat po kila Mrs. Garcia at binigyan nila ako ng ganitong pera po. Maraming salamat, maraming tulong na sa akin to, ma'am. Ano tinaga niyo? Corazon Bisoraya, ma'am. Ma'am, kumusta? Castellata, ma'am. Agkakapsot ti bagi. Bakit sinabi ninyong mahina? Nagda-dialysis kasi ako. Nagda-dialysis? Opo. Bakit anong dahilan bakit kayo nagda-dialysis? Mataas daw yung keratin ko tapos tinamaan pa yung kidney ko. So, in-advise po sa inyong mag-dialysis na kayo? Opo. Bakit kayo magda-dialysis, ma'am, kung ang findings pa lang naman ay mataas yung... Yun, sinabi ninyo? Keratin. Keratin. Oo. Eh, yun naman yung sabi ng doktor. Anong findings ng doktor sa inyo? Yung mataas daw ng keratin tapos tinamaan na yung kidney ko. Yung kidney. So, kaya nag-dialysis na kayo? Opo. So... Ano yung, tawag ito? Yung, may sinabi silang sakit na kung dahilan? Yun nga po. Yung mataas yung... Yung keratin tapos yung tinamaan yung kidney ko. Mm-hmm. So, magkano naman ang nagagasto nyo, ma'am, doon sa pagdadialysis ninyo? Pag, kwan, ma'am, pag every session, 300, 2 times a week yun. Dumadaan kasi sa PhilHealth yun. Pero kada 2 weeks, nagpapalit kami ng tube, yung dinadaanan ng dugo. 1,900 yun po. Ay, so, yung dialysis, 300 pesos lang. Ito. Pero kapag gumagastos kayo doon sa tube, yun yung malaki yung bayad. Oh, tapos yung mga gamot po. Yung gamot na isinasaksak doon sa kwan? Hindi po, yung iniinom ko po. Ay, yung maintenance ninyo. So, saan po kayo kumukuha ng pang-maintenance saka yung pagda-dialysis? Kung minsan po, kung ano-ano na ang tinitinda namin, mga manok, mga pato, ganun. Alaga ninyo yun, ma'am? Pero, ano, sino po kayo tumutulong po sa inyo? Wala po. Yung asawa ko na nagko-construction. Nasaan po yung asawa ninyo, ma'am? Doon kila ko, 300 isang araw niya. Yun ang kinikita din ng asawa ninyo? So... Aside from sa asawa ninyo, ma'am, may mga anak pa kayo? Meron pa naman po. Nagtatrabaho na sila or pinapaaral? Ganun? May pinapaaral, may nagtatrabaho. Nagtatrabaho. So, yung kinikita ni Mister, tapos yung iba naman, yung nagtitinda kayo ng mga alaga ninyo, doon lang po kayo kumukuha ng pang-maintenance. Paano na po wala na kayong alaga? Wala na. Ano na yung ibang pagkukuhanan ninyo? Kwan na po. Umuutang. Nung nalaman ninyong magda-dialysis kayo, ma'am, hindi ba kayo humingi ng tulong sa government or ibang mga institusyon? So, kayo na lang, kung kaya nyo pa, ginagawa na lang ng paraan. Ay, ganun po. So, kung ganun na nagme-maintenance kayo, paano na yung mga ibang pangangailangan niyo dito sa bahay? Kwan po, isinisantabi na lang namin para kahit hindi na kami mag-ulam ng masarap, gulay-gulay na lang. Basta may itawid yung gutom.
Ilang buwan na kayong nag dialysis, ma'am? Magdadalawang buwan na po. Dalawang buwan. So, eh, gusto nilang magpapistula ako, eh, lilipat sana to. Kaya lang, wala naman akong pagpistula. 10,000 naman daw. Yung pagpapistula. Kaya hindi kayo, hindi nyo na i-ano yun, isasagawa. Dahil sa walang pera. Kasi daw, may infection daw dito. Yung pinagtutusukan ng dialysis. Kailangan na daw ilipat dito, ipapistula sana. Eh bakit, kung sabi nyo walang pera, eh kailangan na pala ma'am, bakit hindi nyo gawa ng paraan? Eh, kung naman ma'am, hindi namin alam kung saan kami kukuha ngayon. Kukuha ng... Ng pampapistula. Sinasabi ko na lang sa mga learners na wala pa kami pera. Yung bill ko nga dito, eh, utang pa namin ka. Saan, ma'am? Saan ang hospital ninyo? Sa, kung ma'am, sa sanitaryo ninyo. So, meron pa kayong unpaid balance doon? Opo, ma'am. Ano yun, ma'am, nung na-hospital ka or nung pag nagda-dialysis ka? Nung na-hospital ako, ma'am. Nung na-hospital ka? Buti hindi kayo sinisingil. Eh, naiintindihan naman. Basta pumunta ka lang dito na mag-dialysis, sabi ng nila. Kaya okay lang. Magkano pa naman yung balance niyo dun, ma'am? Kwan, ma'am. 17,000, ma'am. 17,000. Walang hiningin collateral para kahit na mag-stay pa yung balance niyo dun, okay lang. Opo, ma'am. Hindi nyo ba in-insist na gawa na ihingi nyo sa gobyerno yon? Ihingi naman kami mo, kaya lang konti lang naman. Binigay. Limitado. Ganun. So, kaya kami nagka-balance ng 17,000. Ngayon, ma'am, kumusta naman yung pakiramdam ninyo? Kung minsan, ma'am, humihina, lalo na pag nagda-dialysis ako, ma'am. Dalawang araw na in-the-in ko yun bago ako makabangon. Tapos ngayon, kumusta naman yung pakiramdam ninyo? Ngayon naman, ma'am, nakalipas naman na ng dalawang araw na naman. Medyo malakas naman, ma'am. Pero mahina pa rin na kumain. Yun ang kwan ninyo. Okay. Kaya manghihina ka. Mm-hmm. Tapos yung panagtulog ko, pag nakagising na ako ng madaling araw, hindi na ako makakatulog hanggang umaga na yun, hanggang maghapon na. Sinong kasama nyo dito sa bahay nyo, ma'am? Pag gabi, ma'am, yung mga anak ko. Pag ganito, ma'am? Tatlo lang kami, yung apo ko at saka yung anak kong yung bunso ko. Yun lang ang kasama ninyo. So, wala kang pinagkakabalahan. Dito lang po kayo. Pero, duwa pang panunutan yan yun, ha? Pwede kayo makaturo kayo. Gasto nyo itong sumarunod. Wala. Wala, sir. Kaya, kukunada kayo niya. Huwag kang ma-stress na. Kaya, ano mo lang. Mag-pray lang. Mag-pray lang tayo sa Panginoon. Kasi, yun ang kaakibat ng problema natin. Prayers. Kasi wala naman ibang sasagot sa mga problema kundi samahan ng dasal. Yun lang. Kahit na gaano ka hirap ang buhay, may sakit man, malaki ang problema, pag nagdadasal, gumagaan. Kilala niyo yung foundation na EHL Fan TV and Lanza's Fun World Foundation? Yung mga anak ko ang makikilala pero sa akin hindi ko kilala. Pero napapanood niyo yung mga videos nila? Hindi ko napapanood naman kasi hindi naman ako marunong mag-cellphone. Yung mga minsan manood ka man para malibang ka. So, sila ma'am, yung foundation na yun ma'am ay binubuo ni Mr. and Mrs. Eugene Garcia. Kilala niyo sila, ma'am? Opo, ma'am. Si Ma'am Heidi, ma'am. Ang kilala ko. Pero si Sir Eugene, hindi ko pa masyadong kilala. Tagagulat din sila, ma'am. Opo, ma'am. Oo, kilala natin sila. So, sila yung may-ari ng foundation. Sila yung founder. I mean, founder ng foundation. So, kami yung instrumento nila kasi sila yung nasa malayo, nasa Canada. So, kami yung instrumento nila para ipaabot yung tulong na gusto nilang i-share sa atin na nangangailangan na kahit na nasa malayo sila, gusto nilang iparating yung kanilang
tulong. Opo, ma'am. So, meron silang konting ibibigay po sa inyo na sana makatulong. Opo, ma'am. Sa inyong pangangailangan araw-araw. Opo, ma'am. So, meron silang bibigay na grocery items. Aside from grocery, ma'am, meron din silang ibibigay sa inyong pera na para makatulong doon sa maintenance mo o pagpagamot mo, sa pagpapadialysis mo, ma'am, sa susunod. So, magiging masaya ka na, ma'am, kasi hindi mo na problemahin yung susunod na dialysis mo kasi bibigyan ka na ng EHL Fund TV and Lances Fund World Foundation. Maraming salamat. So, anong masasabi mo kay Mr. and Mrs. Eugene Garcia? Maraming salamat po kila Mrs. Garcia at binigyan nila ako ng ganitong pera po. Maraming salamat, maraming tulong na sa akin to, ma'am. Kasi sa susunod na dialysis mo, ma'am, hindi mo na problemahin. Opo, ma'am. At sa mga gamot ko, ma'am. Maraming salamat po. Binigyan niyong tulong sa amin na pamilya po. Papanatag na kayo sa susunod. Opo, ma'am. Okay. So, si Ma'am Heidi at saka si Sir Eugene at ang EHL Fund TV at ang kanya mga kasama dito, kami, kasama kayo sa prayers na sana lahat ng pagsubok, lahat ng kahit anong pagsubok at mga problema, malalampasan natin ito. Opo. Maraming salamat sa inyo, ma'am. At natulungan niyo po kami, ma'am. At nakita niyo yung paghihirap namin po, ma'am. Maraming salamat na binigay niyo sa amin, sa lahat ng binigay sa amin, ma'am. Maraming salamat po.